guys, muli na naman tayo nagbabalik para sa panibagong vlog natin na ngayon yung topic natin ngayon ay kung paano nga ba may mga nagme-message kasi sa atin sa Facebook at itatanong ng personal mismo kung mga wala pang experience kung paano nga ba mag-apply ng internet connection para sa kanila, yung sarili nilang internet connection na gusto nilang pakabit ng fiber connection. Ngayon, gusto nilang itanong sa atin kung ano nga ba ang mga requirements. Dalawang klase guys ng pag-apply ng internet connection. Una guys ay ang tinatawag na pag-apply sa agent, yung sa ahente. Halimbawa, tulad niyan, gusto mo mag-apply, nagkaroon ng promo sa lugar mo, gusto mo magkaroon ng internet connection, yung mga agent na nag-iikot-ikot sa baryo o sa lugar mo, yun, nagbibigay ng mga flyers, yun, mayroon sila doon, nandun yung pangalan nila. Yun ang una-unang pag-applyan mo, tapos tatanungin mo kung anong kailangan ng mga requirements para ma-comply. Papuntahan ka nila mismo dyan sa lugar mo at para papilled up ka ng form na ilalagay mo yung lahat ng mga details na para sa pag-apply ng internet connection. Tapos kailangan mong mag-ready ng requirements na 2 valid ID. Kung anong available sa iyo na 2 valid ID. Halimbawa, passport, driver's license, national ID. Basta any government issue ID. Pangalawa guys, proof of billing. I-ready mo na rin yun. Kailangan mo na rin yun i-ready. Katulad ng electric bills, water bills. Yan, isa yan sa requirement sa pag-apply sa internet connection. Kung ikaw guys ay naungupahan lang, tulad sa amin na naungupahan lang din na kailangan mo na rin humingi ng authorization letter galing sa may-ari ng inuupahan nyo na katibayan na sila ay pumapayag na magpalagay ka ng internet connection mo. Depende naman yan guys sa company na a-applyan mo, yung internet provider na pag-a-applyan mo. Meron din naman kasing hindi na nangihingi. Pero nasa karamihan ng internet provider, lalo pag nangungupahan ka lang, nangihingi sila ng authorization letter galing sa may-ari. Isa yon sa kailangan mo guys. Kailangan mo siyang i-ready. At syempre, huwag mong kalimutan, mag-ready ka na rin ng pera, pang down payment, yung cash, tsaka pang advance. Kasi isa yan sa requirements para magkaroon ka ng lalagyan ka ng internet connection para sa sarili mong connection. Kasi halimbawa guys, meron namang promo, bali hindi mo na kailangan ng advance o kaya yung down. Kasi pag sa promo kasi pasok siya doon sa tinatawag na pre-lahat ng wala kang babayaran, wala kang ilalabas na pera, pre-installation. Pero doon mo naman, kung sakaling makabitan ka naman, doon naman siya i-charge sa bills mo sa buwan-buwan kung sakaling magkaroon ka na ng internet connection sa bahay mo. Pero take note guys, porkit may requirements ka na, may pera ka na naka-ready, lahat. Kunwari, nabigyan ka na mismo pumayag naman yung may-ari ng inuupahan mo na magbigay sila ng authorization letter. Huwag mo munang i-consider na makakabitan ka ng internet connection kasi marami ng ganong senaryo na nag-kumpleto naman sila, bakit hindi para sila nakakabitan ng internet connection. Una guys, titingnan nila dyan yung lugar mo. Sasurbihin nila. Titingnan nila yung kung yung mismong lugar mo mayroon ba siyang linya ng internet connection na para doon pagkuhaan ng source papunta doon sa loob ng bahay mo. Halimbawa kung anong mayroon sa inyo, PLDT, Converge, Globe, Smart, kung anong available na internet connection, bago sila maglagay ng internet connection, titingnan muna nila yung linya ng internet nila kung mayroon ba silang nakalagay doon na linya doon sa area mo na sa may nakalagay sa may mismong poste.
Kasi hindi naman sila basta-bastang ora mismo, magkakabit na sila kagad. Susurbihin nila ngayon yun. Ngayon guys, pag nasurbi na nila yung area mo at nakita naman nila na may linya yung poste na pagkukuha nila ng source para sa internet connection, i-check pa nila yun guys. Titingnan nila kung may bakante pa bang tinatawag na doon sa snapbox. Yung snapbox niyan guys, may limit lang kasi yan. Hindi yan totaling, pag naubos na yan, hindi na sila maglalagay ng doon din mismo snapbox doon sa poste mo. Bali maglalagay sila ulit ng isa pa, bali magiging dalawa. Hindi guys, hindi ganun. Yung isang poste, isang snapbox lang yan. Pag napuno na yan, hindi ka makakabitan. Kahit kumpleto ka pa lahat-lahat, hindi ka nila kakabitan kasi titingnan nila kung puno na yung snapbox na dyan, nandyan sa poste mo, hindi ka nila makakabitan. Kaya kung tutuusin, medyo hindi rin sigurado kung sakaling kumpleto ka na sa requirements, makakabitan ka na ng internet connection. Hindi pa ganun guys, medyo tagiligpat ka pa tayo dyan, 50-50 pa kung makakabitan ka o hindi. Kung wala namang promo guys, wala ka namang wala namang nag-ano na agent sa'yo, kailangan mo ngayon guys pumunta mismo sa company ng internet provider kung saan yung medyo malapit sa, kung saan yung mayroong linya dyan sa labas ng bahay mo sa may poste, kailangan mong pumunta sa opisina nila para mag-apply ka ng internet connection. Kailangan mo rin dalhin yung form yung form, kumuha ka ng form para pag-fill up pa, at yun ay sasubmit mo. At saka yung nabanggit natin kanina na requirements sa agent, ganun din yung dadalhin mo doon sa opisina. Kaya lang magbaon ka ng pasensya, kasi araw-araw guys, marami haba yung pila doon. Pagod talaga, magsakrapisyo ka kasi hindi yung gusto mo magpalagay ng internet connection na ura mismo makakabitan ka. Hindi katulad yung sa may pira ka, pupunta ka ng grocery, bibili ka kagad ng gusto mong bilhin, makakabili ka. Ito kasi yung gusto mo magkaroon ng sarili mong internet connection, kailangan mo magsakripisyo, maglaan ng oras. Kasi ito, gagawan ka nila ng account mo eh. Magkakaroon ka ng sariling account para sa monthly bills mo. Kaya ganun kahigpit ang pagpapalagay ng internet connection. Yung iba, nagtatanong, bakit daw ganito? Ang tagal na namin nag-a-apply ng internet connection, hindi pa kami nakakabitan. Kumpleto naman kami lahat ng requirements. Tapos yung kapitbahay namin na nungupahan lang din, bagong lipat lang, wala pang isang linggo, 2 to 3 days pa lang, may sarili na silang internet connection. Mas nauna pa kaming mag-apply sa kanila. Yung main reason yan guys, kung bakit tataka ka sa kapitbahay mo na bagong lipat pa lang, kararating pa lang, kailan lang sila, mas nauna pa silang nilagyan ng internet connection kaysa sa inyo na ang tagal nyo nang nag-a-apply. Ganito kasi yun guys, halimbawa, hindi natin alam yung kapitbahay mo na yan, dati na silang may account sa internet provider na nasa lugar nyo, nasa area nyo. Ngayon, ginawa nila, nagmamantli pa rin sila doon, nagmamantli. Tuloy-tuloy pa rin monthly nila kahit hindi nila ginagamit yung internet na nakuha nila nung time na doon sa inalisan nilang bahay kasi nangupahan lang din naman sila sa nililipatan nila. Ngayon, may sarili silang account. Pag nag-request mismo yung mismong personal nung may-ari ng account na yun na gusto nilang ipatransfer yung internet connection sa bahay na nilipatan nila, automatic yan guys. Yung si company mismo, gagawa ng paraan yan. Kahit sabihin nyo pang yung poste na yun guys, walang bakante, puno na yung snapbox, wala nang mapagsakasalpakan para sa magkaroon sila ng sarili nilang connection, gagawan ng paraan ni company yan para magkaroon ng internet connection yung sinasabi mong kapitbahay na bagong lipat. Kasi guys, may sarili lang silang account, ibig sabihin nakaregister na sila dun sa company na yun na nagbabayad sila buwan-buwan. Kaya nagtataka ka kung bakit ang tagal nyo nang nag-a-apply, hindi ka mabigyan-bigyan ng internet connection, tapos yung bago lang na priority.
Kasi yun guys, may account na kasi sila. Iba kasi yung sitwasyon ng applicant pa lang sa may sarili ng account. Kaya yung nag-apply ka pa lang ng internet connection, yun ang medyo hassle talaga. Magkaiba kasi yung scenario ng applicant sa may sarili ng account. Gustong magkaroon ng internet connection kahit kompleto ka na lahat-lahat, huwag nyo munang i-assume na makakabitan ka na, kasi ganun nga yung sitwasyon dito. Hindi lahat ng porket kompleto ka na lahat-lahat requirements. Marami pang babasihan ang company bago ka kabitan ng internet connection. Napaka, kung tutuusin, mahirap din magkaroon ng sariling account para sa internet connection. Kasi pag-applicant ka pa lang, katulad sa mga wala ka, first time meron mong mag-apply ng internet connection, medyo madugo yun guys, kasi mahihingan ka ng mga requirements at kailangan mo talaga maglaan, magbigay ka ng oras para magkaroon ka ng sarili mong internet connection. Yun lang naman guys yung mga kailangan doon, na sa tingin ko naman, naibigay ko naman yung idea sa gustong mag-apply, gustong magkaroon ng internet connection, lalong-lalo na ngayon kailangan na natin ng internet connection para sa pang-personal nating paggagamitan, kasi halos lahat ng kailangan natin nasa internet na, lahat pagkukunan ng kung anong kailangan natin. Tsaka isa na yan sa ngayon sa pinaka-demand ngayon, na napakalungkot ng buhay natin pag wala tayong internet connection. Yung lang naman guys, yung mga nabanggit kong requirements na kailangan nyo, i-provide nyo lang yun, at pag nagkaroon, nakompleto nyo lahat yung sinasabi kong requirements na yun, ibig sabihin, may chance ka na magkaroon ka ng sarili mong internet connection at magbibigyan ka ng account muna. Habang buhay mo na yan, sa'yo na yan. Hanggat hindi mo pinapakat yung account internet connection mo, sa'yo yan. Kahit saan ka mapuntang lugar, pwede mo ipatransfer. Kahit saan bahay ka mang titira, basta may linya lang yung poste na paglilipatan mo. Automatic guys, priority ka na malagyan ng internet connection. Basta may sarili ka ng account para sa internet connection mo. Kung saan ka man gustong lumipat. Well guys, medyo mahaba na yung ano natin. Sa tingin ko, may idea ka na kung paano nga ba magkaroon ng internet connection na magkaroon ka ng sarili mong account. Well guys, yung bago dyan at hindi pa nakapag-subscribe at napadaan ka dito, huwag mong kalimutan pa like, comment, share, and syempre, pa-subscribe mo na rin at saka papindot mo yung notification bell para lagi kang updated pag may mga video pa tayong ganito. So guys, maraming salamat.